Kahapon, November 1, ang kaarawan ni Coco Martin. Maraming nagbahatid ng pagbati sa kapamilya actor, kabilang na ang kanyang co-star at ang nauugnay sa kanyang si Julia Montes. Sa post ng aktres, sinabi niyang sa taong sobrang magmahal sa kapwa, kaibigan, pamilya at sa trabaho, huwag sanang kalimutan ni Coco na biyaya siya sa lahat ng taong natutulungan at nakakasama niya. Hiling pa niya na bumalik kay Coco ang saya na ibinibigay nito sa iba, hindi lang sa araw ng kanyang kaarawan, kundi pang habang buhay. Pagtatapos ni Julia, mahal ka namin. Nakibati rin sa comment section ang mga nakatrabaho ni Cardo, gaya ni na John Prats, Don Zulueta, Jody Santa Maria at Raymart Santiago at Cherry Pie Picache. Kasunod nito, kanya-kanya namang hula ang fans kung si megastar Sharon Cuneta ba ang pinakabagong bituin na papasok sa ika-anim na taon ng serye. Sa teaser ng programa, sinabing mega ganda pa ang gabi nyo. Inaabangan pa ang formal na anunsyo kaugnay rito. Samantala, nasa bubble taping na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla para sa inaabangan nilang pagbabalik serye sa Too Good To Be True. Dumaan sa mahigpit na safety protocols ang buong team para masigurong ligtas ang lahat. Sa totoo, super kinakabahan. Kasi gano'n naman eh, every time magsisimula, tapos yung bubuelo ka ulit, tapos yung mga tao, mas kinakabahan talaga ako. Pero andun yung excitement, of course, because Direk May is here. Mix of everything. Pero yun, happy kami na finally, ito na, tuloy na siya. May ka ba? Paninibago? Pero nangingibabaw ang excitement. You know, it's been a while na nakita kami sa TV. Masaya kami sa ginagawa naming storya ngayon, sa mga kasama namin dito sa show. Hands-on ang Kathniel sa kwento ng Too Good To Be True para masigurong sulit ang paghihintay ng fans sa kanilang much-awaited teleserye comeback. MJ Felipe, ABS-CBN News.